May senador panalo si Bongbong. Ito lang ang pang-asa ng bayan. Hindi ako tataya sa kanya o hindi ako sigurado para kay Bongbong Marcos. Kung tumaya ako, tinaya ko yung pangalan ko, tinaya ko yung effort ko, lahat para sa kanya dahil naniniwala ako sa kanya. And I ask you to trust him. Ilaban natin ang kandidato natin, mahal natin. At suporta natin hanggang manalo maupo sa Malacanang. Again, magtulong-tulungan tayo. Oo, kailangan namin ang tulong ninyo. Kailangan ko ang tulong ninyo para kay Bongbong Marcos. Huwag yung kalimutan na si Bongbong ang kandidato. Hindi ako. Sir, pwede magpapicture? Yes, boss. Yun ang sinabi ko kanina. Tinaya ko buhay ko, lahat ng effort ko, lahat ng pagod ko para sa kandidatong mahal ko at may naniniwalaan ko. And I ask you, my fellow Filipinos, iboto natin, ipaglaban natin si Bongbong Marcos hanggang maupo sa Malacanang at mabago ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. Yes! BBM! Go! BBM! Hindi ako ang kandidato. Ako naniniwala ako as a professor, as a lawyer, hindi yan lulusot. Haliba na lang kung popolitika nila si Bongbong. At pag ginawa nila yon, mag-rally na tayo, mag-revolusyon tayo. Yes! Yes! BBM! Okay. Ayan, sige boss. Shotgun ka ba kibot?
Salamat po. Salamat po. BBM! 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 Salong! Salong! Alam niyo mga kaibigan, di ba marang napakalakas po ng energy. Lakas ng energy sa mga tao dito mga kaibigan. Ano ba ang nagawa ng mga kulo sa ating Pilipinas? Mga ribulto! Mga ribulto! Ang mamahal ng mga ribultong nagawa nila. Ano ba sir? Yung palitan ng mga pangalan ng ano? Yan, kagaya po ng Manila International Airport, dapat ibalik po tayo. Kagaya ng sinasabi ng ating magiging senador na si Gadon. Tama po yan. Oh, hindi naman po project ng Kasino, project po ng Pilipinas 'yun. Okay, dapat po ibalik yan sa MIA, hindi na iya, MIA. MIA. Patungkol naman sir sa mga dating kontrolado ng gobyerno, lalo na itong mga nawasa at mga petron. Napakataas po ng bilihin talaga ngayon, napakataas po. Dapat po talaga ibalik yung dating pag-aari po ng gobyerno, ibalik dapat sa gobyerno para makontrol po natin yung mga oligaryo. Yan yes, sir, pabor po na pabor na pabor po. Dahil po, humura ang sunod po sa kuryente. Magkano po ang kuryente natin ngayon? Kaya po, mga walang nag-invest dito sa atin, mga investor wala nag-invest kasi sa sobrang mahal po ng power plant natin, no, ng kuryente. So, sa palagay mo kaya sir, dadami ang windmill dito sa Pilipinas? Oh yes, dadami po. Sabi nga ni Yumaong Noynoy Aquino, di ba? Magtatayo ng windmill, wala namang hangin. Di ba? Imposible, di ko nga lang hangin, di patay na po tayo lahat. Di ba? Pero ba dyan sir, yung solar daw, ano naman yung sabi ni Noynoy? Kung solar, kung wala naman ano, araw. Ako po yung mga halaman kung walang araw. Wow, yun po yung mga pangbulag po nila, no? Yun po. Hindi po ako trolls, ha? Hindi ako trolls. Hindi po ako trolls. Okay. Marami kasi nagsasabi, mga trolls daw ang mga people supporters. Yung nangyari nga po nakaraban nung nakaraan, di ba? Hindi naman binalita sa mainstream media. Oo, totoo. Salamat po tayo. May ano na ngayon, may mga vlogger na ngayon. Masalamat ko sa mga kapwa ko vlogger na andyan, na nagpapatotoo. Sa SMNI, yan po ang totoong ano po ngayon, SMNI. Okay po, salamat po. Lang ulit, sir. Sabi kasi nila, mga bayaran ba yung mga vlogger na ito kayo? Ay, hindi po! Ano bang iyong kumakala, sir? Ako kasi vlogger din ako, yung isang account ko na hack. Hindi po tayo bayaran, no? Doon lang po tayo, neutral lang po tayo. Doon po tayo sa totoong tunay na pagbabago. Okay po. Ang mensahe ko po sa mga trolls, sana po ay gumising na kayo at huwag po kayo mambaliktad. Kayo po ang mga trolls, gumising na po kayo. Hindi po kami trolls, hindi kayo bayaran. Kasi kung babayaran po kami, sayang po ang kinabukasan ng magiging anak ko at saka magiging apo ko. Yun lang po. Isang balsakan niya, sir. BBM! 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 Sa Raul! BBM! Hindi na tayo bobo!